Kinilabutan ng gusto ang mga parokyano ng St. Padre Pio Church sa Legazpi City, Albay. Nang pagpunta nila kamakailan sa naturang simbahan, ay tumambad sa kanila ang anilay nila pastangang imahen ni Padre Pio. Pinagputol-putol ang mga daliri nito, di lamang sa may kamay, kundi pati sa paa. At ang siko nito, winasak pa. Hindi rin nakatakas sa panlalapastangan ang imahen ng mahal na birhen, na pinagtitiktik naman ang mukha ng anghel na nakaukit sa may paanan nito. Sabi ko, sino naman taong taong gumawa niyan? Walang puso. Walang kaluluwa. Oo nga. Mm. Ayan. Sana makonsensya siya, ate. Opo, talagang sabi nga ni Father kanina, hindi naman tayo pwedeng magbintang kasi hindi natin nakikita. Bata na sa kanya ang Panginoon. Sa kasamaang palad, walang CCTV sa naturang simbahan. Wala ding matukoy na saksi ang pulisya na makakapagsabi sa kung ano ang nangyari. Hindi gawa ng isang matinong tao yon. Ayon sa pulisya, nagtalaga na raw ng bantay sa naturang simbahan. Kinakabitan na rin daw ng CCTV para di na muling maulit ang kaparehang insidente. May ordinance po dito na nire-require talaga na meron pong mga CCTV, like po yan ng mga establishment, mga tindahan. For purposes po yun na requirements yun, pa nagre-renew po sila sir ng mga permit nila. Kaya kailangan po na meron kasi para po sa amin na police, malaking tulong po yung CCTV. Not all the time, makikita po natin kung sino yun ang mga nagro-room, naglalakad, pumupunta. At least po, madadocument yun. Ang pamunuan ng naturang simbahan, nahihiwagaan pa rin sa kung sino at kung ano ang motibo sa likod ng panlalapastangan. Pero ipagdadasal na lang daw nila ito para maliwanagan ang kaisipan nito. It was an act of vandalism indeed, but it was not really meant to be an act of religious sacrilege. I would like to interpret it that way. Sabi ko lang sana... Wag nang ulitin yun at saka makadama din ng responsibilidad yung mga gumawa. Noong nakalipas na Ash Wednesday lang, pinugutan at sinira din ang ilang imahen sa kapilya ng San Isidro Labrador sa Lamitan, Basilan. Oscar Oida, GMA News.